Sindak. Noong una ay hindi po ako naniniwala sa mga kwentong duwende o kaya yung mga ibang lamang lupa. Hanggang sa napag-usapan namin ito ng aking mga kapatid. Isang hapon iyon habang nagpapalipas kami ng oras. Nakatambay kami magkakapatid sa sala habang sarap pa ng higop ng aming mga kape. Sa katunayan po ay nakagawian na po namin ito. Kumbaga, bonding time na namin ito yung inom ng kape habang nag-uusap. Madalas ay binabalikan lamang namin ang nakaraan. Dahilan upang magtawanan at mag-asaran pa kami. Pero noong araw na iyon, hindi namin alam kung bakit at na-open ang usapan tungkol sa lumang bahay namin sa Magsaysay at sa Vista Verde na parehong pinamumugaran ng mga multo at iba pa. Maya-maya ay nabanggit ng kuya ko ang naranasan niya sa Magsaysay. Base sa kanyang pagkakakwento, meron daw duwende sa bahay namin na yon. Mahigpit na bilin nga sa amin ng aming mga magulang, e bawal daw kaming pumunta sa likod bahay. At doon nga namin napagtanto na baka ito nga yung pinakadahilan kung bakit pinoprotektahan kami ng aming mga magulang sa mga lamang lupa na iyon. Bata pa po ako noon kaya hindi ko naman iyon pinagtutuunan talaga ng pansin. Saka wala talaga akong balak na pumunta sa likod bahay dahil maliit lang naman ang espasyo doon at pakiramdam ko nga ay maraming ipis. Alam ko na paglaruan tayo ng duwende doon eh. Ang kulit kasi natin noon. Sabi ng kuya ko. Paano mo naman nasabi yun? Balik na tanong ko. Kasi isang beses, hindi ko na matandaan kung paano nangyari pero alam mo bang nakalutang tayo sa ere? Tsaka si ate DJ mo? Nanlaki ang mga mata ko dahil parang may naalala rin akong ganoong senaryo. Ay oo nga no. Alam ko yan. Tapos umiiyak pa nga si ate Pao noon, di ba? Tapos inaabot pa niya tayo. Hindi makapaniwalang sabi ni ate DJ. Lo, alam ko din yan. Yung nagbubuda post pa nga kayo tapos natakot tayo nung halos umabot na tayo sa ceiling kasi baka mamaya lumutang na tayo papalabas ng bahay. Dagdag ko pa. Tiningnan namin si ate Pao na nakikinig lamang ng mga oras na iyon at parang clueless. Wala daw siyang maalalang ganun. Akala ko nga sa panaginip lang eh. Sabi ko pa. Ako din. Kasi imposible naman yun. So ibig sabihin nangyari talaga yun? Tanong sa akin ni ate DJ. Eh baka. Kasi kung hindi naman talaga nangyari, eh bakit natin naaalala pare-pareho? Baka kaya naingayan sa atin yung mga duwende dun sa likod ng bahay? Ngunit pangontra ni ate Pao. Hindi. Baka nakikipaglaro sa atin yung mga yun. Tumawa akong bigla. Naalala ko nga talaga eh. Grabe yung iyak mo ate Pao. Tapos yung itsura mo, yung alam mong kinukuha ka na nila kaya inaabot mo kami. Totoo. Tapos wala pa nga si Kuya Mix nun eh. Sambit naman ni ate DJ na sinasang-ayunan ko naman. Kaming apat lang talaga ang nasa sala noon nang mangyari iyon. Ang weirdo lang kasi na magkaroon ng ganitong karanasan. Akala namin ay panaginip lamang talaga iyon o kaya't hindi namin iyon napag-usapang magkakapatid at marahil ngayon lamang namin talaga naalala ng husto. Ang isa pa nga sa mga naranasan ko ay noong nakatira na kami sa Vista Verde. Kausuhan pa noon ang nginig at yung kakaba-kaba na palabas sa telebisyon. Pakiramdam ko noon ay madali lang sugpuin ang mga nilalang dahil sa mga ganong klaseng palabas sa telebisyon noon. Gabi na noon at ilalabas na ang aso naming si Douglas. Dali-dali akong pumasok sa kwarto at binitbit ang bag kong naglalaman ng asin na naka-plastic, bawang at sibuyas. Hinanda ko na talaga iyon dahil ayon sa palabas, nakapagtataboy daw iyon ng mga masasamang elemento. Sumunod ako sa labas kasama si Kuya Mix na siyang may hawak ng aso namin. Inilabas ko ang asin mula sa bag ko. Humarap pa nga ako sa isang malaking puno at sinabi kong, "Lumabas kayo! Hindi ako natatakot sa inyo!" Paulit-ulit ko yung sinasabi ng ilang beses habang nakataas pa ang asin
na animoy ibabato sa kanila anumang oras. Pero sa katunayan, takot naman talaga ako. Pero dahil bata pa ako noon at madaling maniwala sa mga palabas, pakiramdam ko kasi ay matatalo ko sila sa pamamagitan ng mga binaon ko. Hindi pa nga ako nakontento at nagsaboy na talaga ako ng asin. Nang tawagin na ako ng kuya ko para pumasok ay agad akong sumunod sa kanya. Pero doon ko na nga naramdaman ang kakaiba sa aking katawan. Pagkapasok namin ay tumakbo ako sa lababo namin at nagsimula na akong magsuka. Wala pong hinto sa katunayan. Maniwala man kayo sa hindi, pero sumakit po talaga ang tiyan ko ng hapon na yun. Tanong pa nga ni mami sa akin na lubos ang pag-aalala, kung ano nangyayari na naman sa akin. Tinuro ko lang ang bag ko habang patuloy na sumusuka. Pinuntahan naman ni mami ang bag at pagkatapos ay binuksan at doon nga'y inilabas niya ang asin na naka-plastic kasama ang bawang at sibuyas. Ano to? Ba't may ganito ka sa bag? Dahil sa naduduwal pa rin ako ng mga sandaling iyon ay hindi ako nakapalag nang nais kong sabihin sa kanya. Naku anak ha, mag-sorry ka sa kanila. Sabi ni mami. Pumunta pa ito sa likod patungo sa gate. Pero ganun pa rin ang sitwasyon ko. Suka pa rin ako ng suka. Pagbalik ni mami ay tinapik niya ang likod ko. Nak, mag-sorry ka na para matapos na yan. Sorry na po. Nahihirapan ko pang sabi. Nakita ko si mami na dinilaan niya ang hinlalaki niya at nag-drawing ng cross sa tiyan ko. Sa hindi ko malamang dahilan, huminto talaga yung sakit. Tinulungan niya ako magpunas ng bibig ko. Pagkatapos nga iyon, ay pinagsabihan niya ako na wag ko na daw gagawin muli iyon. Tumango na lamang ako. Pinapasok na ako ni mami sa kwarto para matulog. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa kanya. Nagmana kami sa mami ko na talaga nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Mas malupit pa ang nakikita nito kapag may sakit ito. Kaya ang daddy namin ay naglalagay talaga ng mga ribulto ng santo kapag may sakit si mami. Lagi niya itong binabantayan at hindi niya hinahayaan na magiging mag-isa lamang sa kwarto si mami dahil ayon sa kanya, may mga engkanto at multo daw na gustong kumuha kay mami. Kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo sa mga lamang lupa o kaya naman sa kwento naming ito. Pero ang masasabi ko lamang ay huwag niyo po silang ipoprovoke gaya ng ginawa ko noong bata ako. Baka mamaya ay iba ang kahantungan ninyo. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.